malapit na tayo. 400 meters away, mararating na natin yung Bali Batu, kung tawagin. Pero hindi pa tayo sigurado kung ano ba talagang ibig sabihin ng Bali. Yan yung aalamin natin kapag narating natin doon. Welcome to Bali Batu. Feeling ko nasa Thailand ako. Literal na bahay na bato na hugis pyramid. Welcome back to another episode. Simplihan na natin. Sabihin na natin na ito na muna ang pansamantalang huling biyahe ko ng nakamotor. Dahil sa mga oras na to, ay ready na ang ating camper van na si Watod. At sa ilang araw, ay babiyahe na ulit tayo pabalik ng Mindanao. Gusto ko namnamin ang pagkakataon na to na bumiyahe ng payapa. Kasama ko sa biyahe na ito ang matali kong kaibigan na si Kulas, mas kilalang becoming Filipino. Samahan nyo kami sa ilang araw na pag-iikot sa Upper North dito sa Luzon. Ganun pa rin tulad ng dati. Biyahe na walang plano kung saan ang destinasyon. Hahayaan namin ang mapa na yun ang maging guide sa amin kung saan man kami paparaon. Bago ang lahat, kape muna. Agahan muna sa pinakamatandang bake shop restaurant dito sa Bulacan, ang Eurobake. Ang Eurobake ay matatagpuan sa boundary ng Malolos at Iginto, Bulacan. Pinapatakbo ito ng pamilyang Ramos. Eurobake is one of the oldest kind of cafes. Na-establish ito noong 1980s at nakilala ito sa mga traditional na recipes. This year, paired with a brewed coffee, first ever bite of the pit. Paborito itong kainan ng mga Marcoses dati. Maraming kasabayan ang Eurobake noon. Pero sa ngayon, ito na lang ang natira. Ang Eurobake na lang ang natitirang pinakamatandang bake shop restaurant sa Bulacan. Alright. Bye-bye, Eurobake. Okay, simulan na natin to. Yung Eurobake, makikita nyo yan dito mismo sa boundary ng Giginto, Bulacan, tsaka sa mismong city ng Malolos. Wala tayong kapaguran, bawal mapagod. For first time yan. Nakakatawa na unti-unti na tayo nakakabalik sa ganitong klaseng pagta-travel. Good start. Kasi nga, syempre, kasama natin si Kulas. Ito na naman tayo. Biyaheng walang kaplano-plano, bahala na. Pero ang tumbok namin ngayong araw is kailangan namin marating muna ang San Fernando, Pampanga. Titignan namin kung saan kami makakarating. Bahala na! Welcome to Bulacan! Ilang araw din, halos 2 buwan din ako na puro events ang inaasikaso natin. Medyo na busy tayo, medyo na nakulong tayo sa events. So, gusto ko naman yung gawin. Masaya din naman, ibang mundo. Pero syempre, hindi habang buhay nasa events tayo. Pag may events, edi may events. Pero pag wala events, edi balik tayo sa kalsada. Gawa tayo ng mga adventure na tulad ng ganito. Papainit ba? Kasi babalik na tayo ng Mindanao. Kasama na natin si Watod. Dadali na natin ng Mindanao ang ating camper van. Welcome to City of San Fernando, Pampanga. Ang next stop natin ay ang nag-iisang lumang train station dito sa San Fernando, Pampanga. Ito yung sinasabi ko sa inyo na interesting. Kasi dito sa Bulacan going to Pampanga, tinatayo ongoing yung paggawa ng mga relays ng tren, yung mga makabagong tren from Manila to Malolos. At ngayon ko lang din nalaman na from Malolos going to Clark City, Pampanga, merong ginagawang panibagong relays ng tren. At ano ang kina-unique ng bagong relays ng tren na ginagawa dito ngayon? Isa sa mga estasyon ng tren dito ay ang isang napaka-iconic, napaka-lumang sirang estasyon ng tren dati. Ngayon, nire-rebuild to, kumbaga parang binubuhay siya ulit, inaayos. Isipin niyo yun, di ba? Isang estasyon
na merong kinalaman pa talaga kapanahunan pa ito ng mga Kastila. Isipin nyo yun na modern na stations na mga tren pero merong nag-i-exist na lumang estasyon. Kilometers mula dito, mararating natin yung Arayat, Pampanga. Hanggang ngayon wala kaming kaplano-plano, pero hihinto muna kami doon. Tapos doon kami mag-uusap kung anong pwede namin gawin dito sa Arayat, Pampanga. Pero feeling ko ngayong araw, Pampanga lang muna kami. Pero bago mag-Arayat, nasa Mexico tayo, Mexico, Pampanga. Welcome to Mexico! Dragon fruit. Ang dami, avocado. Atis lang ka. Ayun. Nangangalahati na kami sa biyahe papuntang Arayat, Pampanga. Huminto muna kami sa isang fruit stand para uminom ng fresh fruit juice. Hindi, busog na eh. Juice stand, tara. Buong buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng avocado shake. Avocado juice. Pero wag na natin patagalin. Agad-agad din kaming umabante para makapag-save ng oras. Pag napunta kayo dito sa Santo Domingo, katabi ng runabout, going to Mount Arayat, makikita niyo itong prutasan dito. Bro, thank you ha. Thank you. Nay, thank you. welcome to Mexico. So funny. That's really great. Let's go. The last time na nasa Davao City ako, di ba? Yung mga previous vlogs ko bago ko kasama si Kulas, nanginayang ako kasi hindi pala kapanahunan ng durian. Gusto ko sanang bumili ng maraming durian tapos dadaling ko dito sa Luzon. Pero nagkataon na hindi season, so hindi tayo nakapag-durian sa Davao. Babawi na lang ako soon. Itong Pampanga, dahil nga sobrang lawak ng lupain dito, malamang sa malamang, asigurado ako na dito sa malawak na lupain na to na kung saan natatanong natin yung Mount Arayat. Sigurado ako na napakaraming klaseng prutas ang tinatanim dito sa malalawak na farm na to. Kaya gito kadami yung bilihan ng mga prutas dito sa malilim na highway na to ng Santo Domingo, Mexico, Pampanga. Ayun o, prutasan ulit o. Di ba? Pakwan, which is tinatanim yan sa malawak na lupain. Pinya. Ayan. Tuloy tayo. Mag-iiba tayo ng ruta papunta ng Mount Arayat dahil kasama natin si Kulas, hindi fan to ng highway eh. Dito ako nahahawa sa kaka-backroads eh. Pero aminin natin na mas masaya talaga ang mag-backroading kaysa sa main highway. Nakakaiwas ka na sa traffic, mas scenic yung dinadaanan natin. Mas marami tayong pwedeng patuklas along the way. Maganda pa, busog pa yung mata natin. Backroads is the best. Kaka-browse ng Google Maps, meron kami nakitang kakaibang bahay na matatagpuan sa paanan ng Mount Arayat. Yung may mga bala ko, yung may mga interest na sundan ninyo, yung mga ruta na binabiyahe natin. Tandaan nyo lang yung mga dinadaanan. Kasi gusto ko rin na mamapuntahan ninyo yung mga pinupuntahan ko. Reroute tayo at sarado ang daanan. Ayan. Hanggat may kalsada, may paroroonan yan. Gagawa tayo at gagawa ng paraan para marating natin yung paanan ng Mount Arayat na yan. Si tatay, tinapa. My God, sarap nun. Kaso wala tayong chance para magluto-luto ng ganyan. Ayos! Ito ang Bundok Arayat. Ang Bundok Arayat ay isang potensyal na aktibong stratovolcano na natutulog sa lalawigan ng Pampanga sa isla ng Luzon. Na mayroong taas na 1,033 meters o 3,389 feet.
Isang ulat ng pagsusuri na dati ay napahiwatig ang bulkan at sumiklab at sumabog. 2,000 taon na ang nakalipas. Ang Mount Arayat ang nag-iisang bundok na makikita nyo sa napakalawak na lupain ng Pampanga. Malapit na tayo! 400 meters away, mararating na natin yung Bali Batu, kung tawagin. Pero hindi pa tayo sigurado kung ano ba talagang ibig sabihin ng Bali. Yan yung aalamin natin kapag narating natin doon. Kasi sinerge ko yan sa Wikipedia, sa Google, ay merong 2 definition ng Bali. So sabay-sabay natin alamin kung bakit tinawag na Bali Batu ang bahay na bato sa paanan ng bundok Arayat na ito. Ang ibig sabihin ng bale is bahay. Batu, B-A-T-U, dahil nga Kapampangan, di ba po, no? Yung O nagiging U dito is, ang ibig sabihin ng bale, batu, is bahay na bato. As in literal na bato, na bahay, ang makikita natin. Welcome to Bale Batu. Feeling ko nasa Thailand ako. Literal na bahay na bato na Hugis Pyramid. Hindi ko alam kung paano o paano sila nag-come-up o nagkaroon ng idea para magkaroon ng concept na ganito yung gawin. Na bahay, may bato na Hugis Pyramid. Hala! May nakikita ako! Ay, hindi. Sikulas pala yun. meron tayong pagkakataon. Dahil nga nabayad nga tayo ng 50 pesos na entrance, meron tayong pagkakataon para silipin ang loob nitong bahay na batu. Bale Batu. Pasokin natin. It feels like we're in Thailand, bro, no? Cambodia, bro. Cambodia? Ah, Cambodia! Cambodia! Tara, pasukin natin. Pyramid! Very cool! Oh, bro! Unique ba? Let's take photos of you. Cool. Pero wala na nakatira, no? Wala. Sa una, dati. I'm gonna pop my drone up inside later. Ah, sige, bro. Ito yung kitchen. Ito yung CR. Di ko alam kung matatakot ako, ma-amazed ako. Pero hindi siya na siya. Ayun, tama, nakaka-amaze siya, hindi siya nakakatakot. Parang creepy lang siguro kasi nga. Okay, pasok tayo dito sa kabila. Lumots everywhere. Means hindi na masyado siyang naalagaan kasi nga wala nang nakatira dito. Hello. Did you go downstairs? Find out for yourself, my friend. Takot, Fred? Ha? Sakto lang. Takot? Konti lang. Bababa. Bababa, pero dahan-dahan. O, sige. Tabi-tabi po, ha? Tabi-tabi po. Okay. Eh, madilim. Ayan. Oh my god! Ito yung mga parto. Another kwarto. Okay. Kwarto. Another kwarto. Ito yung kailangan kong babain. Ito yung silipin nga natin. Lakas na lang loob to. Oh my god! Let's go. Oh my gulay. Sorry. Don't disrespect me. I thought you heard me. That's why.
Seryoso ako dito. Hey, they got here? Ang bilis na tibok ng puso ko tuloy, oh. Yung mga revolt dito. Ito parang ito bang bagong kasal na... Oh! Sorry. Ito bagong... Parang ito, rebulto ng bagong kasal. Tapos ito yung rebulto, parang ano na, mayroon na silang anak. And then, ito yung kitchen. Sink. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Loko tong kulas na to. Alam naman niya makatatakotin ako eh. Hindi naman siya nakakatakot, nakaka-amaze siya. Yung parang napapawaw ka na parang na nasa-shock ka na mayroong ganitong klaseng bahay dito. Sa actually hindi siya ano eh, hindi siya Filipino inspired na design ng bahay. Okay na, labas na tayo. So hopefully wala akong makitang something sa editing kapag nakita ko na yung video na to. Bale Batu. Dito yan sa barangay Baliti, Arayat, Pampanga. Wait lang, gagantihan natin si Kulasa. Wait lang, gagantihan natin. Wait. Saan yung hagdan? Because we know this isn't like an actual temple or anything. I don't feel bad that we're scaring each other. Oh, wow. You got me, man. You got me. So, yung may-ari ng bahay na bato. Pero hindi na sila tumitira doon. Diyan na sila sa asing normal na bahay nila. Tapos, yung Bali Batu, wala silang pinagkunan ng kahit anong pinagayanan o naging inspirasyon para gawin na ganun yung bahay. Para siyang ano yun, no? Para siyang nasa, para ka nasa Cambodia. Oo nga, yun na sinasabi ng mga nagpupunta dyan, ginagawa nilang bahay. Trip-trip lang daw, naging nilang, trip-trip lang daw nilang ginawa yung ganung klaseng design. Na dati, tinitirahan nila na pamilya, pero ngayon, open na siya for public at wala na rin nakatira. Hey, hey, you're my only